kwentong ito ay tungkol sa mga aswang na pinamagatang laway ng aswang na naganap sa bayan ng Aurora Province na kwento ni Lezzy Manalo Verdes. Ang kwento kong ito ay nangyari sa Aurora Province. Sa isang liblib na lugar sa Aurora, may isang baryong iba't ibang nasyon ang naninirahan at may mag-amang naninirahan sa gilid ng bundok ang pinaghihinalaang aswang. Gustuin man nilang palayasin ito ay di nila magawa sa dahilang wala naman silang matibay na ebidensya. Madalas makita ang mga taga-baryo ang matandang lalaki na nakatuwad sa gilid ng dagat at kung pagmamasdang mabuti, kung minsan ay tumatakbong parang aso. At kung minsan naman daw ay sa lugar kung saan nakatira ito ay may lumalabas na malaking bayakan at madalas umaaligid-aligid sa mga bahay kung saan may mga buntis. Isang araw, naisipan ng pamilya ni Jeron na mag-night swimming kasama ng mga kaibigan nitong taga-syudad, pati na ang mga anak nito. Masayang nagiinuman ang mga matatanda habang masayang naliligo naman ang mga kadalagahan at kabinataan. Ang mga bata naman ay tuwang-tuwa sa paghuli ng tarukoy, isang uri ng talangkang na uhuli sa tabing dagat kung gabi. Hindi namamalayan ng magkapatid na Jay at RR na napalayo na pala sila dahil sa pagkalibang sa paghuhuli nito. Nang mapansin nilang di na nila natatanaw ang ginawang tent ng mga magulang nila, dali-dali silang bumuwelta pabalik sa mga kasama. Subalit laking takot ng magkapatid nang sa daraanan nila nakaharang ang isang aso. Nakalabas ang pangil ito at talaga namang nandilisik ang mga mata. Kahit may hawak na patpat si RR, dumampot pa rin ito ng bato at binato nito ang aso. Uy! Uy! Jay, huwag kang tatakbo ha! Para di tayo mabulid. Tsaka kagatin mo yung gilang mo para hindi tayo makagat, sabi ni RR. Paniniwala kasi ng mga bata yon sa lugar nila. Pero sa pagtataka nito, sa halip na lumayo ang aso, parang lalo pa itong nag-ulol sa galit dahil sa pamamato ni RR. At iniikot-ikutan sila ng aso na para bang pumipili kung sinong unang lalapain sa dalawa. Takot na takot ang magkapatid. Samantala sa upuan ng mga matatanda, nagulat na lamang ang mga kaumpukan ni Jeron nang bigla itong sumigaw ng, "Hoy! Kilala kita! Huwag mong galawing saman sa kapamilya ko! At kung hindi, tatagain talaga kitang demonyo ka!" Takang nagtinginan ang mga kaharap nito kaya't nagpaliwanag siya sa mga kaharap. "Mga pare, naririnig nyo ba yung tunog na yon?" sabi nito. "Oo pare, bakit?" tanong ng kaibigan ni Jeron. "Pare, aswang yon. Mukhang minamatyagan tayo." Doon na rin nito napansin. Wala pala sa paligid ang dalawang bata. Kung kaya't dali-dali itong nagpaalam sa mga kaharap na susundan yung dalawang bata. Samantala, sa dalawang bata, takot na takot si RR. Si Jay naman ay iyak ng iyak dahil sa takot. Biglang sumugod ang aso para lapain ang dalawa. Nung mga oras na yon, nakita na ni Jeron ang dalawang bata at ang aso. Kung kaya't binuhos na niya ang lahat ng bilis niya para marating niya ang kinaroroonan ng mga bata at bago pa makalapit ang aso ay mabilis niya na itong naundayan ng taga sa isang paa.
At dahil dun, mabilis na kumaripas ng takbo ang aso. Kinabukasan, maagang gumising si Jeron. Balak niya sanang magbaba ng buko. Nang sa madaanan niya ang bahay ng mag-amang nakatira sa gilid ng bundok. Nang mapansin niya ang anak ng matanda na may malaking sugat sa binti na parabang tinaga. Tinanong niya ito at sabi na taga daw habang nagtataga siya ng kawayan. Parang nagtuda na si Jeron. Yung taga kasi nito ay nasa parteng tinaga niya doon sa aso kagabi. Nung pababa na si Jeron, inanyayahan niya ang matandang makipag-inuman sa kanila mamayang gabi at pumayag naman ito. At kinagabihan na nga habang nag-iinuman sila nung medyo lasing na silang pareho. Pero nakapagtatakang parang hindi nalalasing ang matanda. Napansin ng isa sa mga kainuman nilang parang nilawayan ng matanda yung tagay na para kay Jeron. Dahil hinala na nga nilang aswang ito, pinalit nito yung basong para sana kay Jeron. At nung tagay na ng matanda, muli nitong ibinalik ang basong may laman ng laway nito. Kung kaya't siya mismo ang nakainom ng alak na nilagyan niya ng sarili niyang laway. Paniniwala nila at napatunayan nila na pag ang aswang ay nakain o nainom ang pagkain na may laway nito, mamamatay ito. Kinabukasan, napalitaan nilang namatay daw yung matandang nakatira sa gilid ng bundok. Inatake daw ito habang pauwi. Dahil dun, tumibay ang paniniwala nilang aswang nga ang mag-amang naninirahan sa gilid ng bundok. Matapos ilibing ang matanda, umalis na rin ang anak nito at balibalitang lumipat daw ito sa Quezon. At doon na nga nagtapos ang kwentong ito tungkol sa laway ng aswang na naganap sa bayan ng Aurora Province. Okay guys, huwag po sana natin kalimutang mag-subscribe sa ating channel at i-click na din ang bell notification para maabisuhan kayo sa mga panibagong videos. At kung nais nyo pong mag-share ng inyong mga kwento tungkol sa kababalaghan, horror stories o mga aswang, just send us sa ating page na Pinoy Unknown. Sa mga nais pong magpa-shoutout, just comment your name sa ating videos. Okay guys, huwag din po sana nating kalimutang mag-subscribe at i-like na din ang ating videos at mag-react sa atin. Okay guys, salamat sa inyong suporta. Thank you! At huwag kalimutang i-click ang bell notification at mag-comment sa ating videos. Are you scared?